ka makaalis. Yan lang. Welcome to Africa. This is your tour guide. Welcome to Africa. Muna tayo. Yan ang mga dami dito guys. So kanina guys, nag entrance kami dun sa may backside. So yung pong mga kasama namin na interrogate pa, tinatanong kung saan daw shop. Pero kami okay lang, nakalusot kami kasi hinahanapan sila ng ID. Kahit ako wala pa rin akong ID, pero sana magkaroon na tayo ng ID, sana all, para hindi na tayo magka-problema o tanong-tanong pa dun sa backside ng gate entry ng mga stop. So ngayon same thing, magre-restock tayo ng mga tubig tsaka mga soft drinks. Linis-linis din tayo para at least, kasi dugyot na naman yung mga carpentry, nagkalat na naman dito. Kalat. So yung kalat na yon, ipupush na naman natin siya sa ilalim, itatago natin para hindi ka nung masukal. Kasi ang gulo-gulo, linis ako ng linis, sila dumi ng dumi. What the his? What is this? Shall we begin? Let's begin now. Gusto ko lang ma-share sa inyo guys, isang istorya lang to na hindi natin expect, pero pinaghandaan na natin, na katulad ng ginawa natin nung first vlog natin na nag-apply tayo dito sa trabaho natin at natanggap tayo, may mga preparation tayong ginawa kasi alam natin masasabak tayo sa bagong trabaho, but nakapasok tayo dito nung October 24. So, noong October 24, nag-start kami sa operations dito sa Global. Tapos, after noon is 8 days yun. So, 24 from October hanggang October 31. So, until noon, nakapasok tayo. Tapos, pumasok ang November 1 hanggang 15. So yun yung naging natin duty. So inabot tayo ng parang 23 days. 23 days yung inabot natin ng pag-duty natin sa Global. So ito na yung time na gusto ko sabihin sa inyo, gusto lang din i-share sa mga kasamahan ko dito sa Global Village part-time team. At sa mga nanonood dito sa akin sa YouTube, mga ka-YouTuber ko dyan, na nasusundan nyo yung series ng ano ko, ng vlog ko. Ngayon, di ba sabi ko sa inyo, may mga own visa at saka visit visa. So meron tayong experience ngayon na ito na nga, ito na yung last day natin. Last day natin dito sa Global. Pero hindi pa rin tayo titigil sa paghahanap ng bagong job. Kasi ang gagawin natin bukas, isasabay pa rin tayo sa Cali para maghanap doon sa Global Village. Maghanap ng bagong work.
para dun sa para maging positive pa rin tayo sa motivation natin na matapos natin tong year na to na may trabaho tayo. At least kung tawagan tayo ng dati nating company, eh meron pa rin tayong trabaho ang babalikan. Kung mag-ooperate pa. Pero kung sana swertein tayo bukas na mag-walk-in tayo uli dito sa Global, eh sana may positive result para bukas. So ang gagawin natin bukas, sasabay tayo sa Carlip. Sabay ng Carlip, maghahanap tayo ng trabaho doon, mag-walk-in tayo sa mga slot doon, sa mga kiosk kung saan mayroong bakante. Dahil on visa naman tayo, wala silang ipaprocess na visa para sa atin, papasok lang tayo and the salary, that's it. So yun ang update natin for now. Kaya sinabihan ko din yung mga kasama natin dito sa Global, na yung mga kasama natin na nakasabay natin, kasi yung iba nakapag-left na rin siya, nakakuha na ng ibang company, kumbaga nakapag full-time job na sila. So yung mga natitira lang, ako tsaka si Sophie, yung maputi na parang Indonesia na hindi mo maintindihan, pero siya ay Pilipina, talagang Pilipina, yeah. So si Sophie, siya na lang yung natitira sa batch namin, at meron pang dalawa, si Teresita at si Kashmir. So yun yung batch namin noong October 24 na nag-start kami sa Global. So sa batch namin, tatlo kaming tinanggal tonight. Lima daw kami pero hindi ko kilala yung iba. So bukas, baka magkita-kita uli kami doon para sa panibagong positive result, maghanap job hunt for tomorrow sa Global Village. So sana may natutunan tayo. May natutunan naman tayo dito, paano mag-manage, paano ka magiging productive. Tapos yung sistema na nalaman natin na ganun ang magiging sistema ng Global Village pag ikaw ay on visa or visit visa. Pwede ka na lang alisin anytime, palitan ka ng bago, at pwede ka ring makahanap ng panibagong trabaho na kung ang trabaho ito ay gusto mo. Nasa sayo yan kung papasukan mo or i-disregard mo yung trabahong open para sa'yo. So bukas, magkakaroon tayo ng job hunt. So, good morning guys. Good morning guys. Ngayon ay anong oras na? Gusto ko lang sanang mag-share sa inyo. So 1:33 na guys. 1:33 na ng umaga. Kauwi lang natin galing Global. So gusto ko lang mag-share sa inyo guys about my experience. So nag-start tayo sa Global noong October 24. So since October 24 until November 15, yun ang naging duty natin. So almost 23 days. 23 days tayo nakapasok sa Global dun sa team part-time. So nagpa-part-time tayo sa Global Village. So ito yung amusement kung saan iba't ibang bansa. So pumapasok tayo doon within sinabi ko kasi sa inyo October 24 until now. So currently wala na tayo sa Global. So nagtanggalan, natanggal kami lima. So tatlo yung nasa listahan, hindi ko alam kung sino pa yung dalawa. So kanina kinausap ako ng na napagutusan lang daw siya na tapos yun nga, bukas din ako papasok. Pero bukas is papasok pa rin tayo, pero maghahanap tayo ng trabaho. Sasakay pa rin tayo sa Carlip. Sinabi ko dun sa organizer ng Carlip is magkukontinue ako, babayaran ko lang per day yung Carlip para at least hindi naman unfair sa kanila. So sasabay tayo doon para mag-jump hunt bukas. Mag-jump hunt tayo bukas. Kasi marami pa rin sa Global ang naghahanap ng part-timer tulad natin. So right now tapos na tayo sa part-time team. So maghahanap tayo ng iba. So yun na lang gagawin natin. Maghahan tayo, iikotin natin buong Global City
village at masasaksihan nyo lahat ng city doon kung saan ililibot ko kayo. Ubusin natin yung kalahating oras para i-google natin yung paghahanap ng trabaho at kalahating oras nyo papanoorin itong vlog na to para at least mapanood din yung iba na kung ano ang itsura ng Global Village pag nalibot mo to sa laki nito. Siguro kalahating oras enough na yun para mapakita ko sa inyo lahat ng mga pwedeng makita sa Global Village. Tapos gagamit tayo ng code bukas ang Thailand 82 kasi yun yung code na sasabihin natin dun sa back side entry ng mga staff kung saan nakakapasok kahit walang ID. So ganun gagawin natin para maka-entry tayo, tapos iikutin natin yung buong Global hanggang sa closing para at least kung may makita na yung trabaho, continuous pa rin tayo. Be positive, lagi tayong ready sa anumang mangyayari, at least na-experience natin yung trabaho doon. Kasi tayo, on visa naman tayo, iba visit visa na nagtatrabaho din doon, mas malaki ang chances na makakuha ulit tayo kasi on visa tayo, wala silang iba process na visa sa atin para sa working visa. So pag on visa, it means work and pay lang ang mangyayari sa agreement natin sa panibagong trabaho makikita natin. So pag nakakita tayo bukas, ganun ang sistema. So be ready bukas at continue tayo sa series ng Global Village. So see you tomorrow guys, mag-iikot tayo doon. At sana sa lahat ng sumusuporta sa akin dito, sa mga small YouTuber, big YouTuber, kung may nanonood man sa akin, maraming salamat sa inyo, lalo na sa mga kasamahan ko dyan na sumusuporta sa mga videong ginagawa natin. So sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa bawat isa at susuportahan din natin yung mga maliliit na YouTuber tulad natin na hindi pa naman tayo ganun kalaki, pero at kahit papano na i-share natin yung experience natin sa mga araw-araw natin ginagawa dito sa paghahanap ng trabaho o pagtatrabaho. So ganun talaga, wala tayong magagawa. 24 days yung 23 days lang yung tinagal natin doon. Ganun talaga. Kumbaga, naging ready lang tayo sa mga bagay na hindi natin ni-expect. So be positive pa rin tayo. Bukas, jump hunt tayo sa Global Village. At bago nga pala mag-end tong vlog na to is sasabihin ko lang na dun sa mga kabatch ko, apat na lang kaming natira. Ako, si Sophie, si Teresita, si Kashmir. So yung nakikita nyo sa car lift na pag sumasakay ako, may apat na nakasakay doon. Pang-apat ako. So yung si Sophie, yung parang Indonesian. Si Teresita, yung nanay-nanaya namin doon. Tapos si Kashmir. So apat na lang kaming natitira sa batch namin. So shout out sa inyo. Sana huwag kayong tumigil, huwag kayong absent. Mag-continue pa rin kayo, mag-ipon. Be ready sa mga araw-araw na nangyayari. At be positive tayo. Kung di natin alam kung ano mangyayari susunod na araw or susunod pa, be ready. And then there's a new day para kinabukasan. So be positive guys. Thank you for supporting and bye-bye.